Good night din, Halit. Good night din. Good night din, mga anak. Good night din, Baba. Good night din. Where were you last night? Hindi ka natulog sa kwarto. Nakatulog na ako kasi uminom ako ng sleeping pills. Sa study room ako natulog. May tinatapos kasi akong importanteng project. O nga pala, mga anak. Napaka-importante ng project na ito. Talaga? Mm-hmm. Okay yan. Pero huwag mo naman pagurin masyado sarili mo. Maniwala ka, sulit lahat ng pagod na ito. Okay, halatang maganda ang mood mo, ha? Hindi naman masyado. I may have a surprise for you. Surpresa? Nakaka-excite naman yan. Bigyan mo naman ako ng clue. Ellie, hindi na surprise. Alis na ako. Bye, anak. Bigla-bigla ka naman naalis. Mauna na ako. Mrs. Ender, pwede ba tayong magkita sa shore in 30 minutes? Who's that woman? Bago pong assistant ni Ms. Zainab, sir. Okay, thanks. Ms. Zainab, pumunta ka sa opisina ko. Bilis! Good night din, Mr. Alihan. Good night din. Zainab, anong naiisip mo kapag sinabing assistant? Ano pong ibig niyong sabihin? Anong hindi mo maintindihan? Sinabi ko naman sa'yo kumuha ka ng qualified assistant, di ba? Oo, at kumuha naman ako ng tao, di ba? At sa tingin mo, kaya niyang gawin lahat ng trabaho natin dito? Makinig ka. May sakit ang anak ng babaeng yan at kailangan niya ng trabahong to. Meron naman siyang magagawa dito. Sino pa ba ang magbibigay ng pag-asa sa kanya? Paano na lang niya susuportahan ng anak niya may sakit? Hindi tayo charitable organization. Isa tayong kumbanya. Masyado ka namang maawain. At masyadong mabait. Ha? Nagiging kampante sila at nagiging madalas magkamali. Take that woman for example. Ano ba? Dapat ba wala akong puso tulad mo? Aba, sumusobra ka na. Masyado ka lang takot makatulong sa tao. Pero alam ko hindi ka ganyan. Sino ka ba para magsalita sa akin ng ganyan? I understand na naaawa ka sa babaeng yun at sa mga katulad niya. Pero hindi mo ako kaibigan para magsalita ka ng ganyan sa akin. Baka nakakalimutan mo na ako ang boss mo. Hindi tayo magkaibigan, Zainab. Hindi kita magiging kaibigan. Hindi makakatulong ang sobrang awa sa tao. You'll soon understand. Ngayon pa lang alam ko na tama ang sinasabi ko. Hindi pa kita pinapaalis. Alam ko. Bakit ka umiiyak? Sabihin mo, bakit ka umiiyak? Nawalan na ata ako ng trabaho.
Oh, Yildiz. I hope you have good news. Kundi, sayang naman ang pag-imbita mo sa akin dito. Ayokong sabihin sa'yo sa telepono. Pumapayag na ako sa gusto mo. You have made the right choice. You're brave. Kailangan kong gawin to. Sige. Ite-text kita mamaya. Malapit mo na makuha ang 100,000. Para tayong nagsushooting ng drama. Anong nangyayari? Ayoko sa lahat ng mga babaeng umiiyak. Anong ginawa mo? Did you fire her? Hindi. Gusto niya na bang tumigil sa pagtatrabaho? Walang pwedeng umalis sa kumpanyang ito hanggat hindi ko sinasabi. Bilis, Yildiz. Bilis! Angel Hotel sa loob ng kalahating oras. Pasok. Alis na ako. Okay. Andito na kami. Kamusta ka? Yes. Yes, we are my attorney. Don't worry. Mangyayari lahat ayon sa plano natin. Nakahanda na ba ang kontrata? Oo. Pirma na lang ang kulang. Sana walang maging problema. Ender, huwag kang kabahan. Wala siyang ibang choice kundi pirmahan niyan. Huhulihin natin sila sa hotel. Kaya ano pa? Tama ka. Nandito na si Yildiz. Halit. Pumasok na ba siya? Oo. Fourteenth floor, room 1405.
Handa ka na ba? Ready than I'll ever be. Nasa lobby ang extra keycard. Sigurado ka ba na gusto mo bumasok? I don't want to miss a single moment of this. Anong nangyayari dito? Naantay ka namin, Ender. Si Mrs. Ender, inutusan niya. Ako, naakitin ka. Ano ibig mo sabihin? Hindi ko kayang ituloy ang kwento. Nakakahiya talaga. Sinabi ba ni Ender sa'yo na akitin mo ang asawa ko? Inutusan niya akong dalhin ka sa isang hotel room. Hindi ko alam ang sasabihin ko o ang gagawin ko, paano na kaya yun? Yan ang dahilan kung bakit gusto kong umalis. Hindi ko maintindihan kung anong gusto ni Mrs. Ender, kung anong iniisip niya. Ayokong mapahamak ka. Kaya ngayon sinasabi ko sa'yo to. Sabihin mo sa akin kung tama ang ginawa ko, Mr. Halit. Nako, konsensya na ako. Tama ang ginawa mo. Aalamin ko kung ano ang gustong mangyari ni Ender, kung ano pa man ang iniisip niya. Huwag kang mag-alala. Maayos din to.
Mr. Halit, okay ka lang ba? Okay lang ako. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Di ba natuloy ang pinaplano mo? Anong sinasabi mo? May tumawag sa akin nagsasabing may kasamang babae ang asawa mo sa hotel, kaya ako nandito. Alam kong matalino ka. Pero nakakalimutan mo yata na mas matalino ako sa'yo. Hindi ako nakatanggap ng ganong tawag. Anong gusto mong patunayan, Mr. Halit? Anong akusasyon ang binabato mo sa kliyente ko? Ender, huwag kang magsasalita. Huwag kang magmadali, attorney. Lalabas ang totoo. Ikaw naman, pinatunayan mo kung sino ka talaga. Ito ba ang plano mo para makasama ang kabit mo? Ha? Makasama ang nobyo mo? Anong nobyo? Ano pinagsasasabi mo? Oo, pumunta ako doon. Oo, pumunta ako. Para sa isang minor surgery na ayokong malaman ng kahit sino. Kaya sa bahay niya ako pumunta. Nakita ko din siya bago noon. Hindi lang kami ang nandun, kasama niya ang nurse niya. Makinig ka sa akin, Ender. Tigilan mo na mga istorya mo. Pirmahan mo to. Sir, please calm down. Nababaliw ka na ba, Halit? Hindi ko pipirmahan yan! Alam mo ba kung ano ang binibinta mo sa akin? Sobrang nakaka-insulto ka na, Halit! Ha? Hindi mo na kailangan gawin to! Kung gusto mo na akong hiwalayan, hiwalayan mo na ako! Ha? Kung gusto mong maghanap ng iba at iwanan ako, pwes gawin mo! Wala akong pakialam! Tingnan mo ako ngayon. Hindi pwedeng may ibang kausap ang asawa ko o pumunta sa bahay ng ibang lalaki this oras ng gabi! Pirmahan mo ito o dadali kita sa korte! Para sa ganun, malaman lahat ni Erin. Pag nalaman niya, hindi ka na niya gugustuhin. Kung ayaw mong malaman ng anak mo ang totoong mong kulay, pipirmahan mo ito! Anong klaseng babae ako? Ha? Anong klaseng babae ako? Oo. Alam mo ba ang bintang mo sa ina niya, ha? Alam mo ba kung bakit mo ginagawa sa akin to? Kung paano mo tayo sinisiraan dyan? Ano kaya ang sasabihin ni Erim, ha? Naisip mo ba yon? Tingnan mo ko. Bakit hindi mo ako maintindihan? Pirmahan mo ito! Pirmahan mo! Kung hindi makakagawa ako ng bagay na pagsisisihan mo. Tinatakot mo ba ako ngayon? Ha? Hindi ko pipirmahan yan! Hindi ako tulad ng mga dati mong asawa. Alam ko na ang mga gimmick mong ganito. Kung gusto mo akong hiwalayan, edi sige, kasuhan mo ako. Go ahead. Subukan mong idemanda ako. Try to divorce me and get my money. Wala pa rin akong pipirmahan. Sabi ko sa'yo, pirmahan mo! Ayoko! Makinig ka, Ender. Huwag mo akong subukan. Please lang. Please kumalma lang kayong lahat. Kaya mo ba tinanggap itong kliyente mo kasi palagi kang panalo sa kaso? Kapag nanalo ba ang kaso ulit, magse-selfie ka na naman sa korte. Madam Attorney, ipaliwanag mo sa kliyente mo kung ano ang mangyayari kapag hindi niya pinirmahan ang dokumentong ito. Walang korte ang maniniwala sa isang babae na nanluloko at naninira sa asawa niya. Ha? Sige, sabihin mo. Ikaw ang nanluloko at naninira. Sandali lang. Ender, bakit hindi mo sinasabi sa akin ang mga ito? Laban na sa atin ang ebidensya. Hindi tayo mananalo dito. Humanap ka ng paraan, Aho. Kundi, sirang-sirahan na ako. Paano ko gagawa ng paraan, Ender? Wawasakin nila tayo sa hawak nilang ebidensya. Wala na tayong makukuha kahit magkano.
Makinig ka sa akin, Halit. Halata naman na merong isang tao na pinag-aaway tayo. Merong paliwanag ang lahat. Sigurado ako dyan, Halit. Please lang, makinig ka sa akin. Kahit ngayon lang. Pirmahan mo na. Kundi sa korte mo yan pipirmahan at mapupuno ka ng kahiyan. Hindi mo ba nakikita, Ender? I'm doing you a favor. Ender, mas mabuti pa nga na pirmahan mo na. Ikaw lang ang dehado sa huli. Sinabi ko na sa'yo, wala tayong makukuha na kahit magkano. Ah, nga pala. Makikita mo lang si Erim ng ilang oras kada isang linggo. Kung gusto kanya makita. Total, iniwan mo din naman siya. Kapag iba ang sinabi mong storya, hindi mo na nga siya makikita. Mababasa mo din ang kahiyan mo sa dyaryo. Halit, makinig ka. Hindi pa ako tapos. Babalik ka kung saan kita nakuha. Titira ka sa bahay na bagay sa'yo. Sasabihan ka na lang ni Sitki kapag nakahanda na ang bahay. Siya nga pala, biniyaran ko na ang 6 na buwan na renta mo alang-alang sa anak mo. Dapat maghanap ka na ng trabaho. Halit, huwag mong gawin sa akin to. Hindi mo ba naisip na sobra ang bait ko sa babaeng tulad mo? Huwag na huwag kang pupunta sa bahay ko. Bilisan mo! Pirmahan mo na. Hello, sir? Nakuha na ba si Erim? Hindi pa, sir. Hindi pa siya dumadating. Mabuti. Pagdating niya, kunin mo agad ang telepono niya. Sabihin mo, bilang ko siya ng bago. O sige, sir. Masusunod po. O nga pala. Patayin mo ang telepono. Malapit na din ako umuwi. Okay, sir. Okay na ba ang telepono sa bahay? Oo, sir. Naasikaso ko na. Mabuti. Siya nga pala. Dali mo si Yildi sa office. Okay, sir. Salamat sa tulong mo sa kasong ito. Mababalik na ni Mr. Halit ang pabor na ito. Dialed cannot be reached at the moment. Please leave a message after the... Nakakainis! Sa airport tayo. Baka hindi nila tayo nakita. Pwede ka bang bumusina ulit?
isang busina pang ha. Ano ba? Bakit nakatunganga ka lang dyan? Buksan niyo ang gate! Bilis, buksan niyo na! Sinabihan kami ni Mr. Hallett na huwag kayong papasukin. Ano pinagsasabi mo dyan? Bahay ko to. Buksan mo ngayon ang gate. Pasensya na, Mrs. Ender. Lumayas ka sa harap ko. Please, Mrs. Ender. Alis! Sinabi ng alis eh. Please lang, Mrs. Ender. Huwag ba akong hawakan? Sino ka ba para pagbawalan akong pumasok? Sa sarili ko pamamahay. Huwag kitang gumawa ng gulo dito. Aray! Bitiwan mo ko! Sabi ng bitiwan mo ko! Papalayasin ko kayo! Maghanap kayo ng ibang trabaho! Makikita nyo! Sige, magmaneho ka na. Pasok. Pasok, Yildiz. Mr. Hallett, kamusta ka? Okay lang ako. Maupo ka. Gusto lang kitang pasalamatan. Kahit sino naman, yun din ang gagawin. Sana naman hindi ako nakagawa ng gulo dito. Anong nangyari kay Mrs. Ender? Ginawa mo lang dapat gawin. Tama ang nangyari sa kanya. Nakokonsensya ako sa ginawa ko. Huwag ka nang makonsensya. I'll be leaving soon. Pwede ka na rin umalis kung gusto mo. Okay. Salamat ulit. See you. Iyak Semlar, how can I help? I'd like a room, please. Sige po. Meron kaming available na suites. Okay. Kailangan ko lang ng inyong ID at credit card. Rejected po ang card nito. Rejected? Pwede mo bang subukan to? I'm sorry. Lahat po sila ay rejected din. Salamat. Ang sama mo talaga. Ang sama-sama mo, Hallett. Pagbabayaran mo lahat to. Tahog mo ako ng taxi, please. Napanood mo ba yung game kagabi? Oo, pero yung second half lang. Ang ganda ng laro. Ang dami kong nakitang magagandang place. Nagustuhan mo ba? Yes, I like it very much. Really? Yeah. Nakikinig ka ba sa akin, pare? Uy, ano ba tinitingnan mo? Sandali lang, ha? Ano nangyayari? Saan ka pupunta, Alihan? Alihan! Where is he going?
Yes. I'm sorry. Saan ka ba pumunta, Alihan? Pare, anong nangyayari? Akala ko lang kakilala ko. Anong akala mo? Who did you think it was? Relax, baka kakilala lang namin sa work. Nagpapahangin lang ako. Fine, lumabas ka. Lal, can you relax? Sino ka ba para magsalita sa akin ng ganyan? I understand na naaawa ka sa babaeng yun at sa mga katulad niya. Pero hindi mo ako kaibigan para magsalita ka ng ganyan sa akin. Baka nakakalimutan mo na boss mo ako sa kumpanyang ito. Hindi tayo magkaibigan, Zeynep. Hindi kita magiging kaibigan. Diyos ko. Bakit ba hindi na lang ako nanahimik? Ngayon hindi ko alam kung may babalikan pa akong trabaho. Hello, Mr. Alihan? Zeynep, ano ba itong ginagawa mo? Ano po? Nagdadabog ka at sinasabi mo lang kung ano ang gusto mo. Mr. Alihan, alam kong hindi maganda ang inasal ko kanina. Pero kung makapagsalita ka tungkol sa assistant ko, eh... Bakit ang assistant mo pa rin ang pinag-uusapan natin? Wala akong pakialam doon. Listen, from now on, she's your responsibility. Sa oras na nagkamali siya, ikaw ang mananagot. Ayoko na pag-usapan ulit ang issue na ito. Opo, opo, Mr. Alihan. Ako po ang bahala. Hindi ko po kayo bibiguin. Tingnan natin. Ano po, Mr. Alihan? Ano yun? Maraming salamat. Pumasok ka ng maaga bukas. Opo. Ayaw talaga makinig. Sinabi sa akin ni Miss Aisle pero hindi ako agad naniwala. Nagustuhan mo ba? I love it, Papa. That's good. Also, ang bagong phone, dapat may bagong number din. Kinuha na kita ng number. Nababagay sa'yo ang foundation date ng Galatasaray, ang last 4 digits nito. Para sa'yo. Oh, thank you so much, Papa. Anything for you, Erim? Yun mga contacts ko nasa luma kong phone. Can I have it, please? Oh, don't worry. Yung mga tao sa IT na bahala gumawa nun bukas. Great. Thank you, Papa. Ay, anak ko. Nagugutom ka na? Gutom nga. Pero bababa na ako in 5 minutes. Oh, mayhan mo na lang gawin yan. Kumain muna tayo. Sige, Papa. Ay, anak ko. Alika na kayo, mga anak. Aisel, pakidala na dito ang pagkain. Nasa na si Ender? She's on vacation. Vacation? You didn't know as well, Erim? No. Bakit ang biglaan naman ng biyahe, Baba? Gusto niya muna mag-relax. But she didn't tell me anything this morning. Baka nakalimutan. Alam na niya ang bago mong number.
Natawagan ka din ng mama mo. It's fine. Hindi man lang siya nagsabi na alis siya. Baka umalis dahil nagpapa-facelift. I'm sure. Now let's eat. Tubig na lang ang inumin mo at hindi alak, Zara. Yes, Baba. Barilin mo, barilin mo. Ano ba? Pinabaril ko nga. Ayaw nga lang mamatay. Ano yun? Nandiyan ba si Janair? Sino sila? Kapatid niya ako. Nasa loob siya. Janair! Ah! Nandito ang kapatid mo. Ewan ko sa'yo. Tabla? Ba't ka nandito? Pwede ba tayong mag-usap in private? Oo naman. May upuan dyan. Upo ka. Ano nangyari? Pinalayas ako ni Halit. Ha? Ah! Lagot na tayo. Manahimik ang Hajener. Pero ano ba nangyari? Biniglahan niya ako. Tinakot. At pinapirma para hiwalayan siya. Anong gagawin natin ngayon? Umupa siya ng bahay malapit sa dati nating lugar. Kailangan kong makitulog dito ng ilang araw. Hindi niya ako pinayaga umuwi. At kinansel niya ang lahat ng credit cards ko. Wala akong ibang mapuntahan. Oo, sige, dito ko muna. Kaso, medyo maliit yung kwarto eh. Oo, alam ko naman, Jenner. Ay, ang abla ko. Ay, hanggang kailan ba tayo mamumuhay ng ganito? Tumigil ka. Ite-text ko si Aisel para sa mga gamit ko. Ipahahanda ko sila. Kunin mo bukas sa bahay. Oo, sige. Aayusin ko lang ang kwarto ko para sa'yo. Aisel, pakihanda ang mga gamit ko at hintayin mo ang tawag ni Jenner. Huwag mo ipahahalata sa mga gwardiya. Medyo malamig, pero gusto mo ba? Huwag na lang, salamat. Okay. Hard drive? Ito yun, di ba? Hindi, USB yan. Malaki ang hard drive. Parang square ang hugis at kulay itim. Ah, okay. Sige, kukunin ko. Ah, wag na. Ako na kukuha paglabas ko. May papagawa lang ako sa'yo. Kunin mo to. At isend mo sa email. Pakisend mo sa address na ito, okay? Okay. Tapos may kukunin kang dalawang file sa assistant ni Mr. Hakan. Okay. At dalhin mo sa meeting room. Alam na niya kung ano yung ibibigay niya sa'yo. Okay. Kukunin ko na to at dadalhin sa meeting room. Okay. Sandali, sinusulat ko lang. Mm-hmm. Excuse me, pwede bang magtanong?
Kailangan ko mag-send ng email mula dito kasi sabi sent. Pero may nakasulat na subject dito. Oo, isulat mo yung subject mo dyan. English kasi to. Hindi ako marunong mag-English kahit katiting. Dito ang title. Ah, okay. Dumaan ang mga files na ito sa inyong lahat at wala man nang nakakita ng mali? Sabihin nyo nga sa akin kung talagang wala kayong nakitang mali! Maaayos naman ang mga yan. Madidelay lang ng mga dalawang araw. Kaya namin yan. Huwag kang mag-alala. Ano naman ngayon, ha? Yung mga files. Ilagay mo dyan. Hiningi ko nga ang mga yan. Ay! Pasensya na. Pasensya na. Hawakan mo to. Pasensya na talaga. Okay, sige. Ako na bahala. Sa opisina ko. Ano bang sinabi ko sa iyo, Zeynep? Sabi ko naman na hindi qualified yan. Pero anong sabi mo sa akin? Sabi mo bigyan ko ng pagkakataon na parang may alam nga kayo. Kilala mo ako, hindi ako basta-basta nakikinig kahit kanino. Pero pinakinggan pa rin kita, Zeynep. Tingnan mo kung anong nangyari. Tama ako. Mr. Alihan, natapon niya lang ang kape. Hindi siya nagnakaw o ano paman. Nagpanik lang din naman siya dahil natakot siya sa inyo. Pag nanakaw lang ba ang pwedeng dahilan para maalis ang isang tao sa trabaho, ha? Anong katwiran yan? Tama ka naman, pero sinusubukan niya naman eh. Intindihin mo naman din siya. Kahit ano pang gawin niya, hindi pa din sapat yang si Yeter. Isang pagkakamali lang niya, aalisin na siya dito. She's your responsibility. Tatanggalin mo na siya sa trabaho? Hindi. Kung sino ang nagbigay sa kanya ng trabaho, siya din ang magpapaalis. Pero Mr. Alihan, paano ko gagawin yun? Zeynep, ako ba ang kumuha sa kanya? Di ba ikaw? So ikaw ang magpapaalis sa kanya. Nang sa ganun, malaman mo din kung ano ang epekto ng pagiging maawain mo. I don't want to see her again here, Zeynep.